Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng yummy dessert na gawa sa boring na oatmeal. Gagawin natin itong mas exciting at mas pinasarap na oatmeal, dagdagan lang ito ng kape, at makakagawa na tayo ng yummy cookies. Meron ako ditong instant oatmeal na kahit anong brand pwede namang gamitin. Ilagay na rin dito ang iba pang mga ingredients katulad ng kape, brown sugar, baking powder, salt, at harina. Haluin ito. Then, ilagay na natin dito ang mga wet ingredients. Haluin ulit ito. Ang consistency ng ating oatmeal butter ay hindi siya runny at hindi naman dry. Ito ay tama lang na pagka-stickiness niya na madaling i-roll mamaya. Para pantay-pantay ang sukat ng ating cookies, gumamit ako dito ng 2 tablespoons or 1/8 cup na pang-scoop. Makakagawa tayo dito ng eksaktong 12 pieces oatmeal coffee cookies. Itong recipe natin ay no need to chill na, unlike sa ibang recipe natin na cookies na kailangan pang ilagay sa freezer para tumigas ang dough. For garnish, nilagay ako dito ng dark chocolate chips. Kumuha ako dito ng 3 piraso at nilagay ko ito sa kawali dahil itatry natin ang dalawang proseso sa pagluto nito na ang gamit ay isa ay oven at isa naman ay stove. At yun natin ang 90 pieces naman, ibibake natin ito sa na-preheat ng oven na 190 degrees Celsius sa eksaktong 13 minutes lang. At yung sa kawali naman ay hindi na kailangan i-preheat yung kawali o yung stove. Ilagay lang ito directly at buksan ng apoy sa pinakamahinang apoy. Ang pihitan ng stove natin ay dapat nakalagay doon malapit sa on at hindi sa pinakamahinang apoy na nasa ibaba. And make sure natakpan ito na walang butas. At kung gagamit naman kayo na may takit na may butas, make sure natakpan ito ng tissue. At tutuin ito for 25 minutes.
or hanggang sa mag-light brown na ang ilalim ng ating cookies. Palamigin mo muna natin ito in room temperature for 30 minutes. And now it's done! Our coffee oatmeal cookies. Ito guys, tingnan natin yung mga texture na galing sa oven or luto sa oven at luto naman sa kawali. So napalamig ko na siya at ito talaga ito matagal ng mga 25 minutes. Mas matagal siya kasi yung ginamit nating apoy ay lowest heat. Ito naman. Ayan, lambot. Guys, mas malambot siya. Kaysa sa oven. Tignan mo natin. Sarap. Kaya yung nire-recommend ko sa ngayon na yung pagluto sa kawali kasi mas ano siya, mas moist siya sa loob. Tsaka malambot yung kanyang texture. Unlike dito, siguro na-overbake ko siya siguro ng konti kaya hindi naman siya ganun katigas, katamtaman lang. Pero kasi mas na-appreciate ko yung texture nito kasi nga malambot. Pero kung siguro wala tong kawali at na-bake ko lang, parang ma-appreciate ko rin siya syempre. Kasi na-bake ko siya ng mga 15 minutes. So kung gagayahin niyo to, i-bake niyo lang ng mga 13 minutes. Ayan. Sarap guys. Hindi siya masyado matamis talaga. Kasi yun, syempre. Crispy and outside. Yung nga pala, nabog sa kape kasi coffee flavor to. Hindi siya ganun katapang. Kung gusto niya, tagdagan niyo pa ng another 1/4 teaspoon na instant coffee. Pero para sa akin, okay na to. Para siya naging para naging mocha yung kanyang flavor. Nga pala guys, binabati ko yung mga nagko-comment sa ating mga videos na sina Lutong Pinasarap Vlogs, Rafael Peralta, Phil TV Recipe, Bread Ako 23, Gloria Eneco, Hides Vlogs, Zero Element PH Channel. Ayan po guys, kung gusto niya ma-shoutout dito sa ating video, pakitype lang shoutout para madali ko kayo makita. Maraming po salamat sa inyo lahat and bye!